Okay, so magandang 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 umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, kay God, sa Holy Spirit, sa Universe, Angels, Archangels, Universe, ulit-ulit, Elementals, Spirit Guides, and Ancestors. Yan. Okay, so maraming 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 salamat po sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay at sa mga bago po no na subscribers natin. Maraming maraming salamat po. Four subscribers na lang po is kay magiging 11K na po tayo, no? So 4 na lang po, paki-share na po itong live natin and para po magkaroon po tayo ng 11K subscribers na. So happy na po ako niya. That's 11. That's one of the ano parang angel number, no? So malapit na, konting kembot na lang yan. So for tomorrow, for sure, is 11K na po tayo. So God bless us all. And I always be thankful, no, and grateful to God dahil binigyan po niya ako ng ganitong YouTube channel. And sa pamamagitan po ninyo is nag-grow po siya. Maraming maraming salamat po. God bless you all. And may God grant all your wishes, no, and always protect you, save you, heal you, love you. So maraming maraming salamat po. And by the way, sa dahil po sa nakaugalian ko na po to, actually this is just the second time, pero tutuloy-tuloy ko po na po to, na every time na mag-ano po tayo ng 10K ng 10K kada ganun po na ma-reach po natin yan. Like ngayon 11K, then susunod 12K, mga ganun, no? So magpapamigay po ako since hindi po nakuha yung tatlong cards nung last natin, no, is ngayon po is yun pa rin po ipamimigay ko, light seer and dalawang tarot na for mga beginners, no? So ganun po ulit, pero ito po is gagawin ko po tong mag-a-announce po ako sa FB page, no, kung meron po, meron din po akong pamimigay sa FB page. Hindi, parang hindi pwede kasi ang FB page ko 51 followers pa lang po yun. Kasi bago lang po yun eh, hindi naman po masyadong active sa pagpo-post, no, ng FB. Ano pa ba? Siguro ano, magbibigay din ako ng amulet, no, which is yung San Benito. Na magbibigay po ako ng amulet na isang San Benito and isang crucifix with San Benito, yung made of wood po. Na pwede po siya sa pambata, no, pambata po and yung isa is for adult. No, so yun po yung pamimigay ko once na pumado na po tayo ng 11K. Siyempre, pagka na-reach po natin ng 50K, mas malaki po yun, no? Mas malaki. Kung 50K naman po, is bibigyan ko po kayo ng isang pinakamalakas po natin na medallion, which is ang Infinito Dios, and yung Tres Pico Roma, and San Benito as well. Talagang yung medallion po niya. Kung ano po yung tangan ko, yun po yung pamimigay ko. I mean, kung yun po yung tulad ng ipamimigay. Hindi po yung tangan ko, Riosep. Okay, so ano pa ba? Santo Ninyong Hubad? Ayan, so magbibigay siguro ako ng apat. No, pagka naka 50K na po tayo. Apat na medallions po ang bibigay ko pagka once na reach po natin ng 50K. Okay, so sa mga nag-avail po ng ating mga miracle oil, no, is maraming maraming salamat po. Naku, napakainit po ngayon. Better ano po tayo, no? Always tayo mag-drink ng water para yung nilalabas po natin ng pawis is napapalitan po siya ng water. Usong-uso po talaga ngayon ng is ano ba to? Heat stroke, mild stroke, mga ganyan. So para po maiwasan po natin 'yan and make sure po na nasa open air kayo, no? Huwag po kayong magkulong sa bahay. No, kaya po ngayon talaga kung makikita niyo, mapapansin niyo ang mall po is talagang punong-puno po ng, I mean, marami pong tao kasi po talaga napakainit po sa bahay. Ang aircon po natin halos kulang na lang po mag 24 hours, no? So good luck sa bill. Okay? So ngayon po is magla-love reading po tayo. Love reading or what, kung ano man po yung lumabas, no, pero parang gusto ko mag-love reading. Okay? So let us pray. Panginoong Diyos Ama, Jesucristo Ama, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, ako po ay inyong samahan, kami po ay inyong samahan ng aking mga tagapanood, mga subscribers, followers at viewers sa YouTube Angel Whisper 11,
Naway kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa corona, at anong pagdasa ng hamdaman at tukso. At pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na duguban ng alaban ng Espiritu ang mga cards na ito para po makapaghatid ng mensahe sa aking mga tagapanood. Naway maibigay ko po sa kanila ang mga kasagutan sa kanila po mga katanungan patungkol po sa kung ano man ang gusto nila. Nasa sa inyo po yan kung ano po yung gusto nyo ihatid ngayong oras na ito. Naway ako po yung gabayan, at kung ito po patungkol sa tarot vision, pwede rin po dahil hindi ko pa po na i-share sa kanila yung vision na ibinigay niyo po sa akin the last time. And actually kanina din, meron din po kayong pinakita sa akin. Naway mag-reflect na lang po dito kung ano po yung mga visions na ipinakita niyo sa akin. Maraming salamat po, at naway kami po inyong bigyan ng lagi ng kagalingan. Ilayo niyo po kami sa madalalang karamdaman. Naway magkaroon na po ng kahit pa paano'y lamig ng simoy ng hangin. Nang sa ganun po ay wala pong mapahamak dahil po sa sobrang init. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's see kung ano po, no? Kuha na po tayo ng card. Siguro dito po muna tayo kukuha. Ay, hindi. Saan ba? Sige, dito muna. So, kukuha po muna tayo ng mga ilang cards dito. Nice lang po. Kasi nakatabi niyo ako. Masakit yung balakang po. Okay. So, today is April 20. 20 pa lang ba? Parang 21 na. 1:34 a.m. Mali na naman yung date ng laptop ko. Okay, so let's see kung ano po ang mensahe. Ano po ang unang-unang mensahe ni God? Wait lang po, sasimulan ko lang po ito. Wala pala ang candle. Yan ko lang po yung candle ko sa altar. Okay. Ayan, so ano po ba ang mensahe ninyo para sa aking mga collectives? Again, this is a collective reading, ha? Collective reading po to, ha? Nako, ha? Wala po tayong papatungkulan na kung anong zodiac signs. Wala po tayong names na sasabihin. Kundi kung sino lang po makaka-resonate. And this is for you. Okay? So, what's this? Layuan mo siya. Nako, layuan mo daw siya. No? At makakaahon ka din. Okay, so malamang itong taong to, itong person mo na ito is toxic. Why? Kasi sa ngayon parang hindi ka makausad, or parang andun yung nasa point na parang gipit ka, lubog ka, no? Maybe marami itong ginagawa sa iyo na like sama ng loob, konsumisyon, pasaway, mga tipong ganon. So, kaya Holy Spirit is sinasabi ngayon na layuan mo siya. No? Actually, ilang beses na to na sinasabihan na layuan ka. Layuan mo tong taong to. Pero still, bakit ganito ang binubuga ng baraha? Ibig sabihin, nasa iyo pa siya. Okay, kasi sikat ka. Kaya ka makakaahon. Okay, so you are a popular, you are well known, no? Maybe meron ka nga talagang like a social media platform, any kind or kung ano mang klase yan, like TikTok, Reels, especially sa Reels, no? Maraming talagang gumagamit ng Reels ngayon. And ano pa ba? FB, ganyan, Instagram. Hindi na masyadong ano yung ano eh, anong tawag doon yung Anong tawag dun sa isa? Twitter, no? Or maybe meron ka din ganitong social media. I mean, meron kang ganitong, anong tawag dito? Itong YouTube, no? So, yun, kung lalayuan mo siya, no? Lalayuan mo tong person mo na ito, or kung sino man tong toxic na bibigay sa'yo, maybe nagbibigay din to ng hindi lang sama ng loob, hindi lang ng pasaway, maybe isa rin to sa mga
nagbibigay sa iyo ng sumpa o nagbibigay sa iyo ng kulam, mga ganyan na, no. So ito is kung iiwasan mo talaga tong tao to totally, no, is talagang as in lalayuan mo tong taong to totally, as in no communication at all, no, is makakaahon ka at sikat ka, at sisikat at sisikat at sisikat ka, okay? Sisikat at sisikat ka. Okay, so now is we have Mother Mary. Yes, Mother Mary loves you so much. Mother Mary loves you so much. Mother Mary wants to, pamper you, wants to make you smile lagi, no? Na nandyan siya para comfort ka lagi. No, lagi siya nakasmile sa iyo, lagi siya nakangit. Yung alam niyo yung ang gaan-gaan, no, pagka si Mama Mary na yung tinititigan mo, no, nagiging magaan lahat ng lahat sa iyo, no, para alam niyo nahihil ka every time na tinititigan mo yung Mother Mary mo. Ito yung sa mga taong may mga Mother Mary lang, no, na nagbibigay talaga ng relief or para kagalingan agad. No, wala pa man din yung healing, pero once na nakita mo na siya, is andun na yun talagang parang para ka nang binuhusan, para ka nang healed, no? So kailangan mo ng manggagamot na una. Bakit? Anong meron sa iyo? Bakit kailangan mo ng manggagamot, no? Anong nararamdaman mo ngayon? No, meron ba physically or spiritually? No? Meron ka bang sleepless nights? Meron ka bang mga bad dreams? Meron ka bang mga nakikita na hindi nakikita ng iba? Yung mga tipong gano'n, no? Okay, so we have the kapatid sa labas, no? So, baby, kaya kailangan mo naman gagamot, no? Dahil dito sa kapatid mo sa labas na nagbibigay sa'yo ng tusok-tusok, no? Or binibigyan ka ng kahit na anong sakit bukod dito sa voodoo doll na ginagamit sa'yo ng kapatid mo sa labas. Alam niya matagal na itong lumabas, no? Dati wala to, eh. I mean, last year ko pa to ni reading, no, na merong issue sa iyo yung kapatid mo sa labas, no? I think this is a first family. No, first family siya. So ito is kailangan lang ng konting ingat, no. Kung ito and ito is tumapat po to sa layuan mo siya. So better na wala kang communication at all din dito sa kapatid mo sa labas na to, no. At all cost. Okay? And sa halaman, no? So, ano ba ang meron sa halaman, no? Since lumabas to, no? Lumabas yang sa halaman na yan. Malaman natin kung ano meron dyan sa halaman na yan, ano? Tingnan natin, ano? Kung anong meron, okay? So, tingnan natin kung anong meron sa halaman, okay? Wait lang. Okay. So, meron sa halaman, no? Sa halaman. So, kung halimbawang ikaw is a tarot reader, parang kailangan mo ng something or kinda na parang mag-alaga, no, ng isang halaman, or better meron ka sa isang tabi mo or meron ka sa paligid mo na binabasahan mo or kung saan ka nagbabasa, is meron kang isang halaman, no. Ito is isa sa magbibigay sa iyo ng parang parang alam mo yon, ano bang tawag doon, kagaanan, or parang bibigyan ka nito ng mga visions or mga downloads agad-agad once na meron ka ng ganitong mga klaseng halaman. If kung anong klaseng halaman yan, maybe like jade plants, bamboo, ano, Chinese bamboo, yung mga lucky plants, no, mga ganun, nagbibigyan ng swerte. So, ito kasi is sinasabi, dahil dito sa mga halaman na to is magbo-boost yung psychic abilities mo. Yun ah, pero not all tarot readers is may ganyan. Ito lang ang sinasabi ko dahil ito lang ang sinasabi din ng cards para sa iyo, lalong-lalo na sa tarot reader na katulad mo, no, na talagang andito yung gustong-gusto mong maging tarot reader, then kailangan mo ng ganyan. Kasi magkakaroon ka rito ng fresh air, ambiance mo is maganda, so mas maganda sa iyo is napapaligiran ka ng halaman para mas magkaroon ka ng concentration, focus sa mga cards na ibababa mo, no? Baga hindi ka mahihirapan, yun lang, mga ganun. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa yung mensahe, no? So, careful po kayo dyan sa mga umaatake po sa inyo ng patalikod, ha? Mga ganyan, okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe sa iyo.
Then, patawalan na, kukuha na tayo sa iba. Parang ang gusto ko dito na lang tayo matapos eh. Kasi yun, oras na po. Oh. Parang quick reading na lang siguro po tayo ngayon. Ano? Kasi pag binuklat ko po lahat to, ayari. So, ano to ah, spiritual po to, hindi po to love reading, wala po. Pero halos-halo, no? Halo-halo siya. Hindi siya yung ano lang, isang reading lang. Okay? Wait lang po ah. Okay. Let's see kung ano pa. Kukuha tayo ng ano, top of the deck na lang, no? Para madali. Kung ano yung top of the deck, yun po yung card na ilalapag natin. Para hindi po tayo nahihirapan. Hirap po kasi bumaba nito eh. Hirap bumaba talaga nitong card na to. Kung ano po yung magiging top of the deck, then yun po yung bababa natin na card. Okay? Okay. So we have apat ang kumukulang. Okay, so bukod dun sa kapatid na sa labas, no, na gumagawa ng voodoo doll na tusok pa more, no, sa katulad mo, sa iyo mismo, is meron pang apat. So malamang ito is pinagagawa ka sa isang angkan, no, or magkakamag-anak, no, nitong ng kapatid mo sa labas. No? So wala nang iba tayong pwede maging suspecha kundi yan, okay, sa ngayon, okay. So, maybe may mga pag-uusap, mga ganyan, no? Okay, so, hinihigop ang lakas mo. Okay, for some of you, is andito yung talagang hinihigop ang lakas mo or talagang andito yung talagang nagkakasakit ka ngayon. Maybe nagkaroon ka ng trangkaso or nagkaroon ka ng parang napagkahilo, masakit ang ulo, yung mga ganyan. So, ito yung tipong parang ayaw ka na nitong pakilusin or ayaw nitong ipatuloy sa iyo kung ano yung mission na binigay sa iyo ni Jesus Christ, ni God, no, ni Santo Niño, kung sino man yung mga nag-aalaga sa iyo ngayon, ayaw niya. Sino sila? Sino yung apat na mangkukulam na yan? Sino yung kapatid mo sa labas na yan para pigilan ang God's plan, ang pinlano ni God para sa iyo, and para sirain ang mission mo na ibinigay mismo na pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa lahat na Diyos Ama. Sino sila? Hindi magtatagumpay yan na higupin ang lakas mo. Siguro at first, oo. Pero once na nakaramdam ka at sumigaw ka ng Diyos Ama, Heso Kristo Ama, Santo Niño, Mama Mary, balik na agad sa kanila yan. And andun na yung kakalabitin na naman sila ng parusa na magmumula mismo sa the Creator, the Most High. No? Minsan po kasi yung mga ganito talagang, alam nyo sa totoo lang, kahit po prinsipe, kahit po hari, reyna ng elemento, napakadali pong kausap. Pero pagdating sa mga ganito, which is kauri po natin na tao lang, no? Tao din. Pero ang hirap nila pong i-please. No? Ako po, panalangin ko na lang po at ako'y samahan nyo sa panalangin na yung mga taong ganito po na gumagawa na nananakit po ng tao, magkaroon po ng kaliwanagan at magbalik loob po sa Diyos Ama. Sa totoo lang po, mas marami po ang masasama kaysa sa mabuti. Kasi daw po, mas madali daw po magpakasama kaysa magpakabuti. Diba? Baluktot po ang mga katwira. Baluktot, baluktot na baluktot. Pero pagka nagkasakit, pagka nalhulog, sino ang tinatawag? Ang Diyos Ama. Lord, patawarin niyo po. Lord, sagipin niyo po. Lord, pagalingin niyo po. Ganon sila. Diba? Pagka talagang hirap na sila, na halos parang ayaw pang bumitaw sa buhay nila, si God ang tinatawag, Diyos ang tinatawag nila. Diba? So sad. See? Top of the deck. Kulang, balik sa kanya. Siyempre, kakalantugin ko yan. Ganun lang yun. Balik agad sa kanya yun. Agad, agad. Balik agad, agad. Okay. What else? Aabutin ng pangarap mo. Abutin ng pangarap mo. Maaabot at maaabot mo ang pangarap mo. Huwag ka mag-alala. Walang blockages na mangyayari sa'yo kasi earth angel ka, chosen one ka, God hired you, wala. Walang pwede.
No? So, walang pwedeng humadlang dyan dahil si God mismo ang nagbigay sa iyo niyan. So, i-let go, let God mo lahat kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon na dala ng mga spiritual attacks na yan. I-let go, let God mo yan. And hayaan mong si God din ang mag-heal sa iyo niyan. Tutulungan ka niya na pagalingin ang sarili mo. No? God will always there to heal you, to save you from hell, to save you from those sins. No? Andiyan yung if you forgive niya, kasi alam ko naman na talaga nandyan ka na always asking for forgiveness even sa pinakamaliit na kasalanan mo. Sa pinakasimpleng kasalanan is talagang humihingi ka ng forgiveness kay God. So, God would always say yes to you and no for them. Okay, so what else? Okay, matangkad, bilugan ng katawan. Okay? So, ayan din, no, ang gumagawa sa'yo. No? So, bukod dyan sa kapatid ko sa labas, is meron sila. Siguro ito isa sa mga apat ang kumukulang. No? Isa yan sa mga description na merong or may katangian sa gumagawa sa'yo. Doon sa apat na magkukulang. Okay? Mm-hmm. Okay, ano itong dalawa na to? Okay, dalawang cards. Okay, so wala ka sa konsentrasyon. And minsan namawalan ka sa konsentrasyon, ano? Dahil lutang ka, no? Dahil ito ang gumagawa talaga nito is yung mga sakim na tao, no? Dahil, kumbaga, itong mga ito is, alam mo yung meron silang hinahabol sa'yo or meron silang kinukuha sa'yo and meron silang pinipigil na gawin mo sa mundong ito, no? So, ito is, hopefully, huwag lumabas dito yung death spell, no? Pero, nararamdaman ko na parang gusto kanilang burahin sa mundo. Actually, kanina pa yan, downloads ko na yan na parang meron gustong bumura sa'yo dito sa mundo nang dahil sa mga tipong maybe sa property, no? Or inheritance, or tipong even sa parang selos, no? Or inggit, mga tipong ganun. Okay? And now we have Jesus Christ, no, as one of your saviors also. Bukod kay Mama Mary, and of course, nandito rin si Jesus Christ, no? Pagka nag-tandem yung dalawang yan, ako. Better luck next time. No? So, okay. So, tapos na ang paghihirap mo. Dahil Jesus Christ is there for you, no? Isa rin si Jesus Christ na mag-aangat sa'yo sa buhay mo. Amen. See, we have the death spell. I told you. Top of the deck. Isa yan sa binabato nila sa'yo. Dahil sa voodoo doll na yan, yan ang gusto nila mangyari sa'yo. If you suffer some pains, sharp pains, no, ito na yon, no. Pero kayang-kaya yan bisawin. Kaya mo luwasawin, bisawin yan. Kaya mong baklasin yan. Ilang beses ko nang pinigilan nito. Even sa social media platform, gusto ka rin itong patahimikin, gusto ka rin itong parang tanggalan, no, ng isa sa mga social media platform mo. Pero God is so good, no, at hindi siya nananalo. Eh, nagtataka siya, bakit for the win ka palagi? Bakit ganun, no, na ang dami niya nang binabato sa'yo na kahit na ano, sinumpa ka na, kinlam ka na, binarang ka na, tinigalpo ka na, araw-araw kang tinitirikan ng kandila, etc., etc., etc. To the point na pumunta na dito sa death spell. Pang-ilan mo na to, darling? Pang-ilan mo na to kay Angel? No? Hindi lang to third time, fourth time, fifth time. Pero lagi silang bigo. Lagi silang bigo. Kasi God is with you. God is with you. The Most High loves you. The Most High protects you so much. Archangel Michael is also there. No, na talagang pinoprotektahan, dinedepensahan. Nandiyan sila. Kaya hindi sila for the win. They always lose. Pero sige pa rin. Nagbabaka sakali na baka nagtangkumpay sila na talikuran mo ang mission mo. Talikuran mo ang mga pinagagawa mo sa social media. Pero sorry to say, hindi yun ang plano ni God. At wala silang karapatan na tanggalan ka ng mission or ng pakayanan, no? Sa mga binigay na mission sa ni God. Wala silang key. No, no, no. Excuse me. Okay.
O, diba? Hindi na kontento. Ngayon, nandito ka sa sementeryo sa lupa. Sementeryo ng lupa. Yung mga tipong ganon, tipong pinupuntahan ng sementeryo sa sementeryo, titirikan ka doon ng mga kandila sa lupa, or better, or baka kung kumuha sila ng isang bungkus na lupa o isang sakong lupa para lang doon sa bahay nila o sa gamutan nila, ritualan, etc. No? So, ang mga gumagawa lang naman po dito talaga is gumagawa ng kaliwa. Ako po, hindi po ako, never po ako, ayoko nga po pumunta ng sementeryo eh. Ayoko po. Halo-halo na po kasi doon. Iba na po ang puwersa doon. Iba na po, halo-halo na po doon. Ang dami pong demonyo doon. No? So, dito po is talagang ayoko. No? Even po ang damo ng mga yan, damo, bulaklak, ano yung tuyot na halaman, pag kumuha po kayo doon, iba po ang dating. Mabigat. Ayoko po kasi mahaluan ng kahit na ano po, na kahit sabihin nilang ito is sagrado, magaling to sa ganito, sa ganyan, sa ganito. No. Wala pong mas gagaling. Wala pong mas makapangyarihan. Yan po lagi natin tatandaan. Wala pong mas magaling. Wala pong mas malakas. Wala pong mas makapangyarihan. Kundi ang Diyos ang lamang. Wala na pong yun. Manalig po tayo doon at panghawakan po natin yun na napakahigpit. Na tanging Diyos ang malamang po ang may karapatan sa lahat. Wala na pong iba. Okay? Okay, also, top of the deck is di ka na masaya sa kanya. Sino to? Ba't di ka na masaya sa kanya? Anong meron? Drama ka na naman. Okay. So, parang ang dating sa'yo is parusa. Para ka pinarurusahan dito sa taong to. Siguro meron kang ano, no? Meron kang parang meron kang person, no, na parang andun yung binibigyan ka lang lagi ng sakit ng ulo, ng consumption, mga ganyan. So parang andito yung parang pakiramdam mo pinarurusahan ka. Pero that process hindi. Actually, yung mga ganyan po, mga burdens na nangyayari po sa atin, ano, about sa mga persons po natin, is ito po yung para mas maging stronger po tayo. And yan po mga taong yung nagbibigay po sa atin ng parusa is one of our missions din. Na kailangan po natin patinuin. No, kailangan po natin bigyan po ng kaliwanagan, ng gabay. Mas kailangan po nila ang gabay natin. Hindi po natin sila po pwedeng patulan. Kung sila po ay pasaway, sila po ay salbahe, then ituro po natin yung tama. Hindi po yung papatulan po natin o iiwan po natin. No. No, pero kung talagang andyan na siya at paulit-ulit ang ginagawa sa'yo, humingi ka na ng sign kay God. God, ano ba? Iiwan ko na ba to? O mag-stick po ako dito? So, intayin mo yung response ni God bago ka umaksyon. Yun lang yun. No? Yun yung pinaka the best way. Okay, so manalig ng taos puso sa Diyos Ama. Yes! Always, 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 always kayong manalig ng taos puso sa Diyos Ama. Okay? Lagi po yan. Kailangan natin dito. Okay? Okay, so bottom of the deck. Ano to? 2 a.m., 3 a.m. gising. Yan. Isa to sa mga simptomas o signs na meron kang kulang. Diba? And sinasabi dito is kailangan mo siyang ipaubaya sa Diyos Ama. Okay? Kasi alam mo, sa totoo lang, mahirap ang mag-isa. No? Mahirap po talaga ang misa. So, huwag ka magpapalimlang. No? Huwag ka magpapalimlang ay kailangan mo magpa-house cleansing. Okay? Kailangan mong laging mag-insenso. Okay? Kailangan yan. Okay? Kailangan mo yan. And Mother Perpetual is also here. Diba? Ang dami. No? And marami ka pang saints na darating, bebe. Ka angel. Marami pa. Okay? O, see? Siyempre, hindi papaiwan ng aking bebe, ang aking santo ninyo. O, siyempre, naandyan din siya sa'yo. No? Hindi ko pwede yan. At, mahal ka ng Diyos Ama. Amen! 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 Okay. And, di ba kanina meron ka dyan sikat ka? Ngayon, gano'n ka kasikat? Sikat ka as in makikilala ka sa buong mundo. Di ba? Yan. Di ba? So, yan yung ano mo, magiging parang path mo, no? This, eto mga darating pa na maaraw.
Just think positive, okay? So, kung meron mang mga tirada sa'yo na voodoo doll, meron mang death spell, meron ka mang mga tigalpo, or kung ano man yan, ano, na ginagawa, no? Dahil sa pagiging popular mo, ang pagiging sikat mo, dahil isa kang tarot reader, no? Kasi this is a tarot reader, no? Actually, this is more on parang tarot reader, no? Pero kung sino po makaka-resonate dito, fine, okay lang po, no? Basta kung sino po yung makaka-resonate, para po sa inyo to. And, pero mas parang, mas ano ko po to, no? Sa kapwa ko po tarot reader na konting ingat po, no? Kailangan nyo lang pong maging aware and kailangan nyo pong malaman kung sino po yung mga nag-guide sa inyo, like Mother Perpetual, Jesus Christ, sino pa ba? Diyos Ama. Yan, so yan sila. Sino pa ba? So, Kristo Ama, Mother Mary. Yan, di ba? Si Mother Mary is nandyan to, ano, to protect with them. Highly, ano ka, divinely protected ka. So, ano ka dito, safe na safe ka. No, I assure you, you are safe. Your social media platform is safe. Kung nasa YouTube ka man or nasa FB ka man, nasa Reels ka man, is safe na safe ang mga channels mo or mga platforms mo, any kind. No? Kasi that's ano eh, that's your mission and si God ang nagbigay niyan. So, walang pwedeng makadistract niyan. Walang pwedeng makasabotage niyan. Walang pwedeng makasavage dyan. No, wala. No? Kasi parurusahan talaga sila ng Diyos Ama. No? Ang Diyos Ama lang po talaga po ang may karapatan na yan, siya po ang nagbigay sa inyo niyan, siya rin po ang babawi niyan, wala pong iba. Okay? Kaya wag po tayong abuso or wag po tayong masyadong kampante rin po sa mga ginagawa natin. Kung ano po yung naumpisahan nyo, yun din po kayo magtatapos. No? Hanggang sa matapos po kayo. Okay? So, I'll show you yung three cards. No? Saan ba yung cards ko na yun? Saan ba yun? Okay, eto pala. Wait lang. Ay! Eto. So, eto yung isa, yung light seer. Ito yung light seer. And ito yung isang taro. Actually, bago pa yan. Bago pa po yan. And also, eto medyo gamit na gamit ko na po ito. No? Eto is gamit ko na rin naman po ito. Pero halos bago pa po ito. So, pagka ako po ay nagpa sumigaw, wala pong gagamit ng user, no? Kasi meron pong user, dash, 8812345. Ang sasambitin ko po lang ng mga pangalan doon is talaga pong like Magnolia, etc. Chloe.com, mga ganyan, no? Kailangan po may name, no? Kaya hindi naman nyo po ito name. Sa YouTube naman po kasi pwede kayo magbigay ng mga, ano lang, alam nyo, M&M names para po ma-recognize din naman po kayo, no? So, ayan, bago pa po yan halos. Diba? Wala po pong kamantsa-mantsa yan. Bagong-bago pa po ito. Kaya swerte po makakakuha nito. Pero syempre, pinakamaswerte po yung makakakuha ng light seers. Kasi po yung light seers ko po is talagang damit na damit. And more on talagang spiritual po ang light seers. Bihira ko rin po gamit yung light seers kong nabago. Ito po yung bago ko eh. Ito yung bago ko pong light seers. Ito po yung bago kong light seers. Then, mas bigger po kasi yun. Ingat sa ingat po ako dyan kasi talagang po ang light source ko is talagang napaka-accurate. Yan. Okay. Asan na ba yun? Ito yung light source ko. Pakita ko sa inyo. Pero okay-okay pa naman po ito. Pero halata mo na po talagang yung signs of usage. Ayan. Ayan siya. Diba? Ayan. So ito po is ano to ha? Sa mga healers po, pwede to. Yan, pwede po yan. Ganito na po kasi siya. No? Ayan, so gamit na gamit ko na po ito talaga to. Kasi talagang ito po yung kauna-unahan ko pong card. Na talaga pong ito po yung talagang, alam niyo yung magre-reflect at magre-reflect. And even itong mga ano na to, itong mga drawings po na ito, is talaga dito, is talaga makakaramdam tayo dito ng meaning, no? Na no need nyo na po talagang pag-aral. Kaya po, mas better ito sa mga talagang nasa spiritual, no? Like, mga healers din. Ganun din naman po sa tarot reading. Tarot, sa mga taros, no? Na kailangan nyo pong, kailangan mas maganda po yung, hindi nyo po pinag-aaralan yung mga tarot. Yung talagang may bulong, ganun po. May mga downloads. Yan. Okay.
Ano po kayo maniniwala na ano, into demons, no, ang taro? Kasi po, ano yan, nasa sa atin po yan, kung paano po natin dadalhin at paano po natin gagamitin ang mga tarot cards, no? As long as kayo po inananalangin sa Diyos Ama at binabasbasan nyo to or dinadasalan po ninyo, nabigyan po ng magandang bigyan ng mensahe ng Diyos Ama is wala ba tayong dapat talalahanin? Pero totoo po yun na talagang pagka hindi po kayo nagdasal at binanatan nyo po agad ng reading, is talaga pong andun po yung talagang posible po na pumasok po ang ibang spirit. Pwede po pumasok ang mga elemento na hindi nyo naman po kasakasama. So, kaya ang advice ko po talaga is make sure po na na-insensohan nyo po si cards and andun po yung nadasalan nyo po sila. No? Simple lang naman po ang dasal. No? Ama namin, Abaginoong Maria, luwalhati sa Ama, at sumasampalataya. Napakadali lang po nun, plus the intention po, ano po yung gusto nyo dyan. No? Ito po kasi mga ito is lahat po to ritualado, na konsagra ko po yung mga iyan. Araw-araw ko po dinadasalan ng mga iyan, kaya po talagang ito is talagang alam ko pong nasa Holy Spirit yan. And kasama ko rin naman po sila dito every time po na nagre-reading ako. Alam po ninyo yan, especially po yung may mga third eye po dyan, is alam nyo po kung sino po ang kasama ko, sino po nasa likod ko, sino po nasa harap ko, sino po nandito sa lap ko, sino po nandito sa balikat ko. Alam nyo po lahat yan. Doon po sa mga talagang open po ang third eye. And even yung mga saints ko dito, mga santo ko po dito, alam nyo po yan kung ano po meron dyan. Okay? So, maraming salamat po. And sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click po ang subscribe button and like and share. Then, click nyo rin po yung notification bell para po update po tayo lagi sa reading po, no? Okay, so bow your heads and ano na po tayo? Healing. Healing, healing. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye. Thank you po. Thank you so much.